Napakaganda ng ating pagbasa ngayon. Ito'y tumutugon sa pangangailangan na kahit sino man, ang mga magulang, lalo na ang ina, ay hindi papakali kung ano man ang karamdaman ng kanyang anak. Sa ating pagbasa, nalalaman natin na kahit ano man ang sinasabi ni Kristo na palagay natin, ito ay isang pagsubok na ibinibigay sa babaeng ito. Isang hintil, pero sinusubukan siya ni Kristo. Kaya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pananalig sa Panginoon, hindi niya inanuman yung narinig niya kay Kristo, kundi mas lalo pa siyang nagpakumbaba ng kanyang sarili. Narinig natin na sinabi ni Kristo na uunahin niya yung mga anak na dapat mabusog muna bago niya ibigay ang pagkain sa mga tuta. Pero sabi ng isang ina, ng babaeng dayuhan, na kahit mga momo, no? In Bisaya, that is momo, ng mga tagak sa lamisa, ang sabi niya, kahit momo ay kinakain ng isang tuta na nasa ilalim ng misa. Ito'y nagpapahiwatig ng kanyang pagpakumbaba. Sa ating pangangailangan, minsan nakikita natin sa simbahan, may mga ama, ina, na lumuluhod. Naglalakad patungo sa dambana na kaluhod dahil ninanais nila na yung pangangailangan nila ay pakinggan ng Panginoon. Sa ating pagbasa sa ating ebanghelyo, may mapunto na sasabihin na i-share ko sa inyo. Unang-una, ang ating panalangin na kailangan tayo na matuto na magpakumbaba dahil unang-una susubukan tayo ng Panginoon. Yung answer niya sa ating pananampalataya ay dalawa lang, yes or no. Yes, dahil kailangan natin, immediately kailangan natin, katulad ng isang babae. Dahil sa kanyang pagpakumbaba, nakita ng Panginoon na kailangan. Nakita ng Panginoon that it is immediately need with his mother. Kaya sinabi ni Kristo na ngayon, umuwi ka na dahil umalis na yung masamang espiritu sa katawan ng anak mo. Sometimes tayo, nag-aatin tayo ng 9 days novenas in order na yung panalangin natin ay dinggin ng Panginoon. Nagsisimba tayo. Pero sinusubukan tayo ng mga sa ating buhay. Kung tayo hindi natin ma-receive yung panalangin hinihingi natin after 9 days novenas na tayo present palagi, nagkukumplin tayo sa Panginoon. Sasabihin natin, ahanin ko pa na magsisimba na hindi pala naman ako napakinggan ng Panginoon. Ganon minsan ang sinasabi natin, but mind you, ito yung mga pagsubok dahil gusto ng Panginoon na we should cultivate this virtue, the virtue of patience, the virtue na marunong tayong maghintay. No, still an answer. Because God delays sa kanyang answer para sa mga panalangin natin dahil gusto ng Panginoon na matutunan natin ang pagpakumbaba. We should learn the virtue of patience. We should learn na mabago muna yung puso natin. Because nakikita minsan ng Panginoon na yung puso natin, yung mga panalangin natin, it is because our personal interest. Hindi ito nakabubuti ng ating kaluluwa. Kaya pinalalahanan tayo na sa ating panalangin, sa ating pagsisimba, we should learn to humble ourselves. Not only ang panalangin natin ay sa lips lang natin, kundi sa ating pag-iisip at pananalita at sa ating gawa ay makikita yung pagmamahal natin sa Panginoon. And we can share it. It is a manifestation that we do it to our neighbors, lalo na sa mga miyembro ng ating pamilya. Gawin natin ito. Maipakita natin ito sa ating pananalita at gawa. Pangalawa, gusto ng Panginoon na magkaisa yung intention natin at yung interest natin. Walang pinipili ang Panginoon kahit hintil.
kahit ikay Hudyo, gusto ng Panginoon na magkaisa ang kanyang bayan, He will answer. At nakikita ng Panginoon ito. Kaya, dapat magkaisa tayo, lalo na sa ating sarili. That our body and our mind, our physical and our spirit ay magkaisa sa ating pananampalataya at panalangin kung ano man ang kagustuhan natin na mangyari sa buhay natin. Pangatlo, na we should learn from this woman, her humility. Ang buhay natin, maraming pagsubok. And ito yung mga hamon and challenges sa buhay natin na mangyayari, na nangyayari. Marami tayong problema, pero sinusubukan lang tayo. This will be a refiner's fire for us to purify our intention. Maybe we are suffering. Yes, we are suffering, but we offer it to God, lalo na yung sakit natin, na nahihirapan tayo dahil sa sakit. Pero ano man yung karamdaman natin, might be in physical and spiritual or emotional, we should offer it to God. Bakit? Dahil sa pag-offer natin ito sa Panginoon, napakinggan tayo ng Panginoon. And this suffering would become a redemptive sacrifice for us. At dito tayo matuto na sa ating natutunan, we can share it to other person, lalo na sa pamilya natin. Kaya, ang mga pagbasa natin ay nagbigay na sa atin ng inspirasyon at nagbigay sa atin kung paano natin tutugunan ang mga pagsubok sa buhay natin, lalo na yung mga hamon ng Panginoon. We should learn from this woman to humble ourselves. Kagaya ng mga santo, si Santa Rita, since today is Thursday, and this is the novena of Saint Rita, she's a mother, a nun. Nagiging asawa din siya. Pero, sa kanyang mga pagsubok sa buhay, she embraced it and kissed all the challenges of her life. Pagano man yung asawa niya, but she always pray. And when God answered her prayer, pinatay naman yung asawa niya. Kaya alam natin ano yung pagsubok na nasasaktan din si Santa Rita. But you know, si Santa Rita become an instrument, a peacemaker, na nagiging instrumento siya na mabuo ang kaniyang bayan sa kaniyang panalangin na there will be a peace, no, sa bawat isa na nakapaligid sa kaniyang mundo, sa kaniyang buhay. Kaya nung nakarat na yung patay na katawan ng kanyang husband during the wake, she shouted na pinatawad niya yung pumatay ng kanyang asawa. Dahil alam niya, nagpakumbaba siya at tinanggap niya lahat. But yung kapatid ng asawa niya ay gustong mag-revenge. Kaya he brainwashed the son of Saint Rita, the sons of Saint Rita, na tumayo kayo para maghimagsik para sa inyong ama. Kaya gusto ng mga anak na maghimagsik laban sa pumatay, na dapat ipaglaban nila yung hustisya. So sabi ni Santa Rita, Lord, kung itong kanilang pag-revenge na ito'y magdala nila sa kanilang kaluluwa doon sa impyerno, mabuti pa ikukunin mo na lang sila. Dininig ng Panginoon yung panalangin ni Santa Rita. Sino bang ina na manalangin na ganyan? Pero tinitingnan niya yung kahinatnan sa pangyayari. Ayaw niya na maimperno yung mga anak nila dahil sa kanilang emosyon na nangunguna yung pagiging makapag, para bang to revenge para sa kanilang ama. Kaya there is a plague na dumating sa lugar nila, namatay yung dalawang anak ni Santa Rita na lalaki in natural way. Nag-iisa na lang si Santa Rita. But God never abandoned her. Nahihirapan man siya, but she offered her sufferings to God. And then God never abandoned, tinutulungan siya. Kaya nagiging madre si Santa Rita sa anong paraan, based on her biography, tinutulungan siya ng kanyang mga santo. Her devotion with
St. John the Baptist, St. Augustine, and St. Nicholas of Tolentino. Nadatnan siya doon sa garden ng kumbento. Nagtataka ang mga madre kung bakit, anong nangyari, bakit si Santa Rita ay nakapasok. Pero, kaya binigyan din siya ng pagsubok ng kanilang superior. Binigyan siya ng stoke na ipatanim at didiligan araw-araw. At ito'y ginagawa niya. One day, ito'y umusbong yung dahon hanggang nagiging ito pala ay isang grapes, isang vine. And until now, five hundred years, ay still existing itong vine na ito sa kanilang kumbento. Kaya may mga pangyayari sa buhay natin na sinusubukan yung pananampalataya natin. It is important that when we pray, it is important that in our faith, manalig tayo sa Panginoon. Na gusto ng Panginoon yung ang ating panalangin at yung intensyon natin ay magkaisa sa kalooban natin. We should be united with our prayers and our intention. Let us purify with that by our faith. Na tayo'y magiging instrumento din na magkaisa tayo anuman ang kanilang katayuan sa buhay ay magkaisa tayo para sa panalangin para magiging instrumento tayo sa pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon para sa ibang tao na nakapaligid sa lalo na sa miyembro ng ating pamilya. Sisikapin natin anuman yung mga problema natin na hinaharap, huwag tayong mag-give up. But we continue and we should be persistent in our intention and our prayers na itong mga devotion natin, hindi lang it's a lip service, pero makikita ito ng ating pananalita at gawa. At marami pang bakante dito sa simbahan. Kailangan ng instrumento, magiging kamay at paa tayo na sa ating pananalita at gawa, makikita ng mga tao na kapaligid sa atin yung mukha ni Kristo, ang pagmamahal ni Kristo sa kanila. Na kahit wala tayong sinasabi, inaakay natin sila, but through our action and our words na napakinggan at nakita nila, sila mismo ang pumunta dito sa simbahan at pupuno ng ating simbahan. We continue and persevere our journey na may strong faith, pananalig sa Panginoon na kahit anong hamon na dumating sa buhay natin, hindi tayo natitinag. Hindi tayo natitinag sa mga pagsubok sa buhay. Rather, we continue and deepen our prayers and our faith to God na mabuo dito sa puso natin unang-una. This would be a source and this would be an oasis of love ng Panginoon dito sa puso natin. Bakit? We cleanse our heart. We humble ourselves. At may buwang si Kristo sa puso natin. Na kung siyang, as we invite Christ, na tinatanggap natin sa communion, Christ will live into our heart. Our body become the temple of God. At anumang ginagawa natin, maaakay natin ng iba na wala dito dahil nakikita ng Panginoon, nakikita ng mga tao, ang mukha ng Panginoon sa ating ginagawa at pananalita. Katulad ng Salmo, tayo'y nanalangin not only for ourselves, but for the other person also. That we are instrument na mahabagin, dahil mahabagin ang Panginoon at maawaan tayo na nanalangin para sa kanyang bayan. Amen.